Kaso sa bansa ng COVID-19 variant na unang napaulat sa South Africa, nadagdagan pa ng 52 ayon sa Department of Health. Yung South African variant, 41 out of 52 cases, ito po ay galing sa NCR at 11 po dito ay sa kasalukuyan bilibilika. At 4 po sa 40 out of 41 naman ang sa NCR cases are active. Yung isa po ay recovered. Mga prioridad na mabigyan ng AstraZeneca vaccines, tinutukoy na ng mga otoridad. Pangalawang shipment ng naturang bakuna, darating lang sa bansa kapag naubos na ang unang batch ng supply nito. Sinabihan nga po ako ng WHO na pagka hindi naubos pa yan, hindi po dadating ang second tranche. So pagka po nakita nila naubos na ang AstraZeneca, then second tranche will come in. At nakapo po sila na more or less, at least for this second quarter, first quarter, second quarter, 4.5 million po ang matatanggap po natin. Isdang galunggong dapat na rin umanong lagyan ng price ceiling dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo nito sa mga palengke. Sa sobrang mahal kasi ng presyo ng galunggong, hindi ko alam kung paano ibebenta. Eh kasi hindi afford ng mga tao. Mga mamimili, pinayuhan naman ng Department of Agriculture na bumili na lang muna ng ibang klase ng isda. Kalilift lang po ng close fishing season at papasok na po yung imports ng galunggong. Kung nasa 200-250 range po, mayroon pong ibang klaseng isda, hindi lang po galunggong. Inflation rate ng Pilipinas umakyat pa sa 4.7% nitong Pebrero dahil umano sa napakataas na ring halaga ng pagkain gaya ng karne ng baboy ayon sa Philippine Statistics Authority. New Zealand niyanig ng malalakas na lindol. Inilabas na tsunami warning, binawi na ng mga otoridad matapos ang ilang oras, ngunit mga residente pinayuhan pa rin maging alerto.